Nagkaroon kami ng field trip noon sa Minalunggaw. 13 kaming magkakasama sa iisang bus. 10 kaming estudyante at 3 naman ang kasama naming mga professors. Madaling araw pa lang ay nagkita-kita na kami sa bus station ng Cubao. Habang nasa loob ng bus ay walang patidang pagkuha namin ng litrato. Dahil yun ang first time na sumama ako sa isang field trip nang ako'y makatungtong sa kolehiyo. Medyo naging excited talaga ako. Naging masaya naman ang experience namin sa Minalunggaw. Pero naging malagim din at the same time. At kung paano nangyari yun, ay ikukwento ko sa inyo. Ako nga pala si Queenie. 3rd year college at nag-aaral sa isang private school dito sa Caloocan. Mga tanghali na nang makarating kami noon sa Minalunggaw National Park. Hindi ko na gaanong matandaan ang ilan sa mga napuntahan namin doon. Dahil sa ibang bagay na katuon ang isip ko noon. Dahil nga sa wala naman akong masyadong kaklose sa mga kaklasiko, ay nakabuntot lang ako kung saan sila pumupunta. At hindi ko na inaalam ang pangalan ng mga lugar na nadadaanan namin doon. Ang natatandaan ko lang ay ang Minalunggaw Cave, kung saan naganap ang malagim na pangyayari sa buhay ko. Habang naglalakad nga kami, bigla kaming nakakita ng isang pamilyang umiiyak habang may kausap ng mga otoridad. Ayon sa pamilya, ilang araw na raw nawawala roon ang kapatid nitong babae. Ngunit, bakit wala pa raw silang ginagawang aksyon? Hindi ko na narinig ang buong kwento dahil ang bilis maglakad ng mga kasama ko. Kinakailangan kong sumunod agad dahil baka maiwanan at maligaw ako roon sa dami ng tao. 3 araw kaming nag-stay doon. Sa unang araw ay sumakay kami ng bangka at nag-swimming. Sa unang gabi ay nag-inuman naman ng mga kaklasiko roon, kasama ang isang prof namin na umiinom din pala. Tamang kwentuhan lang din sila habang ako'y nakikinig lang. Hanggang sa mapunta ang usapan nila sa kababalaghan. Tuloy-tuloy lang din ako sa pakikinig. Hindi nagsasalita pero nakikiramdam lang. Sa 2nd araw ay doon kami nagtungo sa kuweba ng Minalunggaw, kung saan may mga ginawa rin kaming mga activities gaya ng pag-akyat at iba pa. Pagkatapos noon, nagkanya-kanya na rin kami ng gala sa loob ng kuweba. Nagkahiwa-hiwalay na nga ang mga kaklasiko. Ako naman ay naisipang maglibot doon mag-isa. Hindi na lang ako lumayo malapit sa labasan para maiwasan ang paggaligaw. Ngunit dahil marami din akong nakakasalubong ng mga tao doon, ay medyo naglakas loob na akong pasukin pa ang pinakaliblib na bahagi ng kuweba. Yun kasi talaga ang unang pagkakataon na nakakita ako ng kuweba sa totoong buhay. Pangarap ko lang dating makapasok sa ganito. Sinulit ko na ang bawat oras. Ngunit medyo napasobra yata ako sa paglilibot nun. Hanggang sa napagtanto kong naliligaw na pala ako. Doon lang ako kinabahan nang mapansin kong wala na palang tao sa paligid ko. At sa sobrang dami ng mga lusutan at likuan doon, ay hindi ko na alam kung saan ako dadaan. Labis akong nagtaka dahil kani-kanina lang ay nakakarinig pa ako ng ingay ng mga tao sa paligid. Kaya akala ko may kasama pa ako roon. Ngunit nang lingunin ko ang buong paligid, ay ako na lang palang mag-isa ang nasa bahagi ng kuwebang yon. Hindi ko maiwasang kabahan para sa sarili ko. Baka kasi makainkwentro pa ako ng kakaibang mga hayop doon. Sa dami ng mga pasikot-sikot doon, ay hindi ko na alam kung saan ako dadaan.
Sinubukan kong bumalik sa bahagi kung saan ako naglakad kanina. Pero pagdating ko roon, ay isang malaking bato na ang nakaharang sa paligid. Nagsubok ako muling dumaan sa iba pang bahagi ngunit iba na ang nakikita kong daan. Naliligaw na talaga ako. Makakalimutin pa naman ako pagdating sa mga pasikot-sikot. Madaling nawawala sa isip ko kung saan ako banda dumaan at kung paano ko narating yon. Kinabahan na talaga ako. Napilitan na akong dukutin ang cellphone ko noon sa bulsa para mag-chat sa GC namin kung nasaan na sila. Subalit, laking gulat ko nang makitang wala nang signal ang cellphone ko. Doon na talaga kumabog ng malakas ang dibdib ko. Kung ano-ano na tuluyang pumasok sa isip ko noon. Makukulong na ba ako roon habang buhay? Doon na ba ako mamamatay? Hindi ko talaga maipaliwanag ang labis na takot na nararamdaman ko noon. Nagsisituloy ako kung bakit pa ako lumayo kanina. Hindi ko alam pero parang may nagtulak kasi sa mga paa ko na pasukin ng pasukin ang kuwebang yon hanggang sa maligaw na nga ako. Habang naglilibot at naghahanap ng daan palabas, ay bigla kong naalala ang usapan nila kagabi tungkol sa mga kababalaghang nagaganap dito sa Minalunggaw Park. Ayon sa narinig kong kwento kagabi na pinag-uusapan ng mga kaklase at teachers ko, marami na raw nalunod dito sa Minalunggaw. May engkanto raw kasing nangunguha ng tao dito taon-taon. May mga nilalang din daw na naninirahan sa kaloob-looban ng kuwebang ito. Kapag natipuhan ka raw ng mga nilalang na yon, ay ililigaw ka nila rito hanggang sa wala ka ng matakbuhan. At doon sila biglang magpapakita sa'yo. Napahinga ako ng malalim at agad binura sa aking isipan ang kwentuhan nila kagabi. Pinilit kong pinakalma ang aking sarili habang mahinahong naghahanap ng lagusan palabas ng kuweba. Hanggang sa may madaanan akong lupa kung saan may sirasirang batuhang pader sa dulo. Bigla akong nakarinig ng kakaibang ingay doon. Parang ngasab ng isang hayop. Kahit natatakot, ay pinilit ko pa rin lumapit doon at sumilip sa sirasirang pader. At doon ay nagulat ako sa aking nakita. Isang nilalang ang nakatalikod sa akin habang nilalapa nito ang katawan ng isang babaeng nakahubad. Halatang ilang araw ng patayang babae roon. Sa gilid ay nakita ko pa ang punit-punit nitong damit at shoulder bag. Ngunit ang labis na nagbigay ng kilabot sa akin ay ang nilalang na kumakain sa lamang loob nito sa tiyan. Isa itong malaking bulas na taong mabalahibo ang katawan. Matutulis ang kuko, may mahabang buntot at may matatalim na pangil. Hindi ko maaninag ang kabuuan ng kanyang anyo dahil nakatalikod siya sa akin. Pero base sa kabuuan ng katawan nito, para itong pinagsamang tao at hayop na may kakaibang bangis. Kitang-kita ko kung paano nito punitin ang tiyan at dibdib ng babae, saka dinudukot ang mga laman nito sa katawan. Doon na ako napaluha at dahan-dahang umatras. Sinikap kong wag lumikha ng ingay ang aking mga paa upang hindi ako marinig ng nilalang na yon. Bigla kong naalala ang nawawalang babae na pinag-uusapan doon noong unang araw na makarating kami sa lugar na yon. Hindi kaya yun na mismo ang babaeng yun na ilang araw na raw nawawala sa Minalunggaw? Nang makalayo na ako sa bahagi ng kuwebang yon, ay sinubukan ko muling buksan ang cellphone ko. Laking tuwa ko dahil may laman na ang signal bar nito. Agad kong binuksan ang data at nagtungo sa GC namin sa messenger. Doon ko na sinabing nawawala ako sa loob ng kuweba.
at kailangan ko ng tulong. Pinikturan ko pa ang ilang bahagi ng kinaroroonan ko, saka ipinadala roon. Ilang sandali pa, unang nagreply ang professor namin sa PE na si Ma'am Vanessa. Huwag na raw akong lumayo sa kinaroroonan ko ngayon dahil pupuntahan na daw nila ako. Naghintay na lamang ako roon habang binabantayan ang buong paligid ko. Pinagdadasal ko na sana ay walang nilalang na bumulaga sa akin doon. Di nagtagal, nakarinig ako ng mga boses at yabag ng mga paa sa bandang kaliwa ko. Hanggang sa maaninag ko na sa di kalayuan si Ma'am Vanessa, pati ang kasama nitong dalawang lalaki na taga roon. Agad akong lumapit sa kanila at medyo mangiyak-ngiyak pa ako. Doon ako sinabihan ni Ma'am na huwag na raw akong lalayo sa kanila sa susunod dahil marami raw talagang naliligaw at nawawala sa kuwebang yon taon-taon. Kinagabihan, muli silang nag-inuman at nagkwentuhan. Doon nagsalita ang isang kaklasiko na nakakita raw siya ng engkanto sa tabi ng ilog kanina. Isa raw itong napakatangkad na babaeng nakaupo. Puting-puti ang kasuotan, pati na ang katawan, at tila nakatingin daw ito sa mga lalaking namamangka kanina. Nang dumaan daw yung mismong bangka sa malaking bato kung saan nakaupo ang mahiwagang babae, ay bigla na lang daw itong nawala sa paningin niya. Doon daw niya naisip na baka isang engkanto yon. Dahil nag-open na rin siya tungkol dito, napilitan na rin akong sabihin sa kanila ang nakita ko sa kuweba kanina habang nawawala ako. Doon ko sinabi sa kanila ang tungkol sa isang malaki at mabalahibong nilalang na nakita kong kumakain ng tao. Isang babaeng nakahubad. Sinabi ko sa kanila na baka ang babaeng nawawala roon at ang babaeng nakita kong nilalapa ng nilalang na yon ay iisa. Napansin ko kasi ang punit nitong damit, pati na ang shoulder bag nito sa tabi. Kaya naisip kong baka yun mismo ang pinag-uusapang babae roon na ilang araw nang nawawala. Nagulat din silang lahat sa ikinwento ko. Tinanong ako ni Ma'am Vanessa kung ano ang itsura ng nilalang na nakita ko. At nang ilarawan ko ito sa kanya, doon niya sinabing isang aswang daw yon. Nagtaka ako at nagduda. Nagtanong pa nga ako kung paano naging aswang yon. Dahil lang pagkakaalam ko, tuwing gabi lang nakakapagpalit ng anyo ang mga aswang. Pero sabi niya, ganoon daw talaga ang itsura ng mga aswang sa Minalunggaw. Naninirahan daw ang mga ito sa liblib na bahagi ng kuwebang yon. Dahil sa hindi na nasisikatan ng araw ang pinakaloob ng kuweba at malaya daw silang nakakapagpalit ng anyo roon gawa ng magdamagang kadiliman. Kinilabutan ako. Mabuti na lang talaga at napigilan ko ang sarili kong sumigaw o magpanik kanina. Dahil kung nagkataon, baka ako na rin ang susunod na naging pagkain ng aswang na yon. Sa pangatlong araw namin doon ay hindi na talaga ako humiwalay sa kanila. Kahit masaya at maraming tao sa lugar na yon, ay medyo delikado pa rin daw dahil sa mga nilalang na nagpapakita o nagpaparamdam doon kahit umaga. Lalong-lalo na ang mga engkantong nangunguha raw ng tao sa ilog. Minsan nga raw, nagpapanggap din sila bilang isang normal na tao. Tapos biglang lalapit sa iyo at yayayain ka kunwari kung saan. Kaya ang laging sinasabi sa amin ng mga taga roon ay huwag daw kaming lalapit o makikipag-usap sa mga taong hindi naman namin kilala na bigla na lang lumapit sa amin. At para malaman daw kung totoo silang tao o nagbabalat kayo lang, titigan daw namin ang mga mata nila. Kapag baliktad daw ang refleksyon namin doon, ibig sabihin,
ay masasama silang nilalang na nagpapanggap lang na tao. Doon daw kami umiwas. Kinahaponan din ay nag-ayos na kami ng gamit para umuwi. Nang makasakay na kami sa bus, ay doon pa lang ako nakahinga ng maluwag. Tila biglang humupa ang lahat ng takot na nararamdaman ko noon. Muli akong nagsuot ng earphone, saka isinaksak sa cellphone ko. Komportable na ako dahil wala na kami sa mismong lugar kung saan naganap ang pinakamalagim na pangyayari sa aking buhay. Mula noon, parang natakot na akong sumama sa mga tour o field trip, lalo na kung mga natural places na related sa kalikasan ng aming pupuntahan. Dahil kadalasan ay doon namumugad ang mga nilalang na hindi nakikita ng pangkaraniwang tao.